po. Magandang umaga. Magandang araw dito sa Saudi Arabia. Tatalakayin lang po natin yung kasi yung pagpunta namin dito sa Saudi, you know? Tesda. Ang Tesda sa Pilipinas, ang table manners. So hindi po yun nagagamit dito sa Saudi, ano? Sa mga halos siguro lahat kasi ano ni? Usually ang Saudi hindi sila gumagamit ng table para kumain kundi sa ano sila sa carpet. So sa baba. Gumagamit sila sa ng table pag may mga okasyon or mga feast. Parang ganun. O parang halimbawa may binisita ka ng mga kaibigan mo or nag-imbita ka ng mga tao or kasalan or ganyan. Doon usually nagagamit yung table. Pero pag mga ordinaryong kahit mga Ramadan at saka ordinaryong pagkainan ay sa ano talaga, carpet. So hindi table. So yung napapag-aralan dun sa Tesda, hindi siya usually yung cutleries na table manners, hindi yun nagagamit dito. Siguro pag sa hotel, ganyan. Pero sa usually, pag household workers, ang table ay sa carpet. So, nilalatag yan sa carpet, tapos nilalagyan nila ng sofra. So, dun ko sana ay ano na dapat dun sa Tesda, ay sa pagpunta dito sa Saudi Arabia, dapat i-emphasize nila yung table manners, sofra. So, alisin natin yung table, ilagay natin yung sofra manners ng pagpunta sa Saudi, ano? So, tapos, ang serving plate dito, or yung pag kinuha mo yung pagkain, ang tawag dun ay tipsy. So, sa atin ay serving plate. Hindi maliit. Malaki. Ganun. Ganun kalaki. So, dapat i-inan natin yan sa mga napunta dito na mga bago. Na pagdating mo dito, hindi sila maaaring bago. Bakit ganun kalaki? O ganun. Diba? O, tapos, pag nag-serve mo, mababalikan yung balikat mo. Ganyan. Mababalian yung balikat mo. So, tuturo ko sa inyo yung sofra etiquette. Ibig sabihin, yung pag sinabing etiquette, good manners sa pagbigay ng pagkain or pag-serve mo ng pagkain doon sa sofra. So, kasi yung iba hindi nagpapakita or nilalagay lang sa table. Halimbawa, ito yung kitchen, tapos sa labas ng kitchen mayroong table, doon mo lang ilalagay yung pagkain kasi hindi ka pwede makita ng ang mukha mo ng mga lalaki or mga anak ng amo mo na lalaki. So bawal. Pero sa amin naman, pwede, ina-allowed kami. So, kailangan may etiquette ka. So, basically, may manners ka doon sa pag-serve mo ng pagkain.
na minsan kasi doon nagsisimula yung parang malicious na nagalaw, parang ganun. So ibig sabihin, pag ikaw ay nagbigay ng pagkain sa employer mo o sa family, para ilalahat na natin sa family, hindi ilagay niyo yung sufra. Halimbawa, ang sufra, mga isang metro ang haba niyan, ang isang sufra. So halimbawa, tatlong sufra, o diba, tatlong metro, ganyan, mahaba. So, paano mo yan ilalagay na ikaw ay may manners? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumuwad kasi harap at likuran mo mga lalaki. So, ano gawin mo? Itiklok, iluhod mo yung tuhod mo, saka mo ilalagay ang sufra, at hindi ka pwedeng patuwad-tuwad dyan sa harapan ng mga lalaki. Kasi, ibig sabihin ng shameful. So, kasi siyempre dun magsisimula yung pag-iisip ng malicious na parang ganun. Hindi natin to sinasabi na ganun, na nagkikreate tayo. Yung maiiwasan natin ang mga nangyayari sa loob ng bahay ng employer na hindi maganda. So, ganun. So, mabuti kung ang mga employer mo ay exposed na sila. Halimbawa, nakapag-aral sila sa ibang bansa. So, mga liberated na sila. So, walang problema. Pero, paano kung ang mga employer mo, ang anak ng amo mo, ay mga konserbatibo? So, dapat i-observe natin yun. So, tiklok natin yung ating mga tuhod. Tiklok, luhod. Pag nakaluhod, kunin yung mga, i-arrange yung sufra. Tapos, ilagay ang mga pinggan. Tapos, ilagay ang pagkain isa-isa. So, hindi, iwasan mo na ikaw ay nakatuwad sa harapan o sa likuran ng iyong mga anak ng iyong amo. Kasi, hindi maganda yun. Tapos, kailangan din natin sa umaga, kailangan natin good morning or Assalamualaikum means peace be with you. Yung unang-unang salita sa umaga na dapat natin isabihin sa ating mga employer or sa members of the family. Kasi, bilang respeto. So, ano? At saka huwag niyong, nakita niyo ako minsan sa iba kong video, ako ay mayroong tawag dito, shawl or hair net tawag dito, basta nilagay sa ulo. Kasi dito rin, sa amin dito, sa akin walang problema makatambo ko kasi sa tagal na nga, so okay na sa kanila. Pero sa iba hindi po pwede kasi ang hair na expose mo, may ibig sabihin yan. So hindi pwedeng makita ng hindi mo asawa ang buhok ng ibang babae. So, dapat sa asawa lang makikita yung buhok. Makikita yung buhok sa asawa lang. Pero, dito naman dahil tagal na din nga ako, so it's okay. Pero sa iba, hindi. Pero dahil nga ako yung nagluluto, hindi rin pwede na ang buhok ay makapunta sa pagkain kasi okay lang daw na makakain ng langaw, huwag lang yung buhok. Yun yung paliwanag ng elders dito. So, ganun yun. So, iwasan natin yun. Yung mga behavior na nagtitrigger sa mga kasambahay para sila ay walang hiyain ng kanilang employer. Kasi dapat sa sarili natin, kung tayo ay aware, kung tayo ay alam natin yung mga bagay-bagay na yan, o may nagsasabi sa atin, may nagpapaliwanag sa atin, so maiiwasan natin yung mga nangyayari na hindi maganda. So yun lang yung masasabi ko at yun lang ma-share ko. At pag naman dito naman, hindi lahat ng Arabo ay masasama.
bakit nga tayo pumunta dito? Sabi ko nga sa inyo, ipagdasal nyo yung employer nyo. At pagdating sa bahay, mag-observe kayo. Ang bahay bang ito ay kailangan natin i-preserve yung sarili natin. Tayo mismo yung sa sarili natin ay kung ano yung bawal, huwag natin gawin. Ano? Kasi doon nagsisimula yung hindi magandang pag-iisip. Okay? Kung ano yung bawal, huwag yung gawin. Mag-iwas kayo sa mga lalaki, huwag kayong palapit-lapit lagi. Pero kung pinapahinturutan kayo na mag-serve, pwede. Pero pag hindi, hindi pwede. Yung, ano? So, ganyan dito sa Saudi Arabia. Pag alam naman ng employer mo na ikaw ay ito ay ano, behave, ibig sabihin, maayos ka at parang ginagalang mo yung sarili mo, gagalangin ka rin nila. Ikaw nga eh, kung ginagalang mo yung sarili mo, gagaling ka rin ng ibang tao. So, ganun din yun dito. So, huwag kailangan na aware tayo sa ganyan. Bago tayo pumunta sa mga bansa kung saan man natin gusto puntahan, kailangan alam natin kung ano yung mga bawal at hindi pwedeng gawin sa lugar na yun. Kasi para aware tayo, hindi na natin gagawin or hindi na natin maranasan yung mga naranasan pa ng ibang mga OFW na sila ay nabagasto, sila ay nagawa ng masama ng amo. Kaya ganun. Meron pa ako isang kwento. Ako may nakasabay sa pag-uwi sa Pilipinas. Ang amo niya, piloto. Parang ano siya eh, dalaga, pumunta sa Saudi. So, maganda siya, sabi nga ng amo niya. Tapos parang naramdaman niya na itong amo na to, ano, parang sinusubok siya. Sinusubok siya. Ore, ganun kasi, di ba? Ngayon, nag-attempt yung amo niyang lalaki sa kanya. Pero alam mo ang sagot niya. Sabi niya, "Sir, ako ay pumunta dito para magtrabaho, hindi para sa kung ano pa man. Kung gusto mo talagang pumunta, kung gusto mo talaga ng Pilipinas, pumunta ka sa Pilipinas, ikaw naman ay piloto, pwede kang pumunta sa Pilipinas, doon marami. Pero sa akin, pasensyahan tayo," sabi niya. "Kung ayaw mo sa akin, aalis ako, walang problema. At hindi ko to sasabihin sa asawa mo, kasi ginagalang kita, at sana po naman, igagalangin mo ako." So, naghingi ng pasensya yung employer niya sa kanya. Kasi, nakitaan niya siguro ng employer niya yung iba, ito basta-basta babae. Diba? Kasi, ang lalaki naman, hindi naman niyan mag-push kung ano yung gusto niya. Kung ikaw babae, ay ayaw mo. Pero, ito'y sinasabi ko, case-to-case basis, ha? Hindi ito talagang ganun-ganun talaga. Kasi meron naman talaga na nangyayari na kahit ayaw ng babae, ay pinipilit ng among lalaki na ganyan. So, pag alam nyo na ganyan, exit na kayo. So, magtawag na kayo sa kinaukulan sa Philippine Embassy, sa OWA, para maiwasan ang hindi maganda. So, ituloy ko yung kwento ko. Ano? Ang nangyari, nag-vibes pa sila na naging magkaibigan itong employer na ito. Hanggang ngayon, doon pa rin siya nagtatrabaho. At dahil maiwasan yung pagsiselos ng amo niyang babae, ang ginawa, nag-asawa siya kasi dalaga naman siya. Nag-asawa siya ng Pilipino, tapos binigyan pa siya ng day off every Thursday and Friday. Thursday ng gabi, uuwi siya doon sa bahay nila mag-asawa. At kinabukasan or sa Saturday, bumalik siya sa trabaho. So, nagiging maganda pa yung resulta ng kanyang konfrontasyon ng amo niya ng lalaki. So, ganun din yun. Ibig sabihin, kung pa ginagalang natin yung sa ating sarili, gagalangin din tayo ng iba. So, hindi lang dito or sa ibang mga lahi. Ano? Ipakita natin na tayo mga Pilipino ay hindi basta-basta. Kasi ang alam naman nila talaga, mga Pilipino ay number one.
trabaho man, kahit saan pa man. So, huwag natin i-down yung sarili natin. Kasi wala naman tayong, walang permanente dito sa mundo, kundi taas na tayong uuwi sa Pilipinas para ipakita sa ating mga anak, asawa, pamilya, na tayo ay maayos na nagtatrabaho. At ang Panginoon ang bahala magdagdag kung ano man yung kakulangan para sa ating buhay. Huwag kang gawa na hindi maganda kasi dagdag pa sa amin pa rin. Ano? So, yun lang yung mapapayo ko. So, kailangan aware tayo sa mga bagay. So, lalo na sa pagsaserve, sa pagbabati, sa lahat ng bagay. Yan naman ay natutunan. Ano? So, sa unti-unti, step by step. Hindi naman lahat agad alam mo. So, step by step yun. Para maiwasan natin yung mga naranasan ng mga iba na nauna sa atin at yung mga mangyayari pa. So, yun lang yung masasabi ko. So, dapat sa simula pa lang, dun pa lang sa Pilipinas, sa Tesla, dapat nire-reverse nila yung kanilang pag-aaral. Kasi, sa table manners nga, wala namang table dito na usually na ginagamit. May table. Oo, may table. Pagkaganda-ganda ng table. Pero, hindi yun usually ginagamit. Ang araw-araw na ginagamit talaga ay sa sufra. Kasi, yun ang kanilang traditional na ginagawa. At nouna at nouna pang panahon. So, kasi, may sentimental value sa kanila. Yung pagkain sa sufra, sa masama. So, mayroon sa kanila yung kahulugan. So, yun na lang ha mo. Yun na lang muna. So, in the next video, mag-likes and comments na lang kayo dyan. Subscribe na din. Kung ano yung mga katanungan para masagot ko ano sa sunod na vlog. Okay. Bye-bye muna.